at kinikwestiyon ng ilang politiko ang campaign rally ni Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa Cavite. Umabot sa mahigit 47,000 ang mga lumahok sa rally nitong Biyernes. Nag-trending din ang hashtags na Cavite is pink at 800K-1. Una na kasing sinabi ni Cavite Governor John Vic Remulla na sisiguruhin niya ang mahigit 800,000 boto ng mga Caviteño para kay dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. Sa panayam sa radyo, sinabi ni Cavite Representative Boying Remulla na binayaran umano ng 500 piso ang bawat tao para pumunta sa rally ni Robredo. Giit pa ng kongresista, sinanay ng komunistang NDF o National Democratic Front ang mga kabataang lumahok sa rally. Maging si presidential candidate Senator Ting Lacson nagpahayag ng pagkabahala sa isang posibleng coalition government sa CPP, NPA, NDF. Tinawag namang red tagging ng mga taga-suporta ni Robredo ang naging pahayag ni Remulla at Lacson. Diit nila hindi sila binayaran para pumunta sa rally ni Robredo. Hindi naman kumbinsido si senatorial candidate Guillermo Eliazar na may mga komunista o binayarang lumahok sa Leni Kiko rally sa Cavite. Mahirap naman na magkaroon ng allegation or we can say na mga binayaran silang pumunta doon kagaya nyo nasa news. But on the case of the allegation na ito ay galing sa ibang grupo, I believe that wala namang basihan para masabi natin yun. Kasado na ang presidential at vice presidential debates ng COMELEC ngayong Marso. Magbabalita ng live ang aming correspondent na si Melissa Lopez Mel. Pinky, dito nga sa Sofitel Philippine Plaza, gaganapin ang tatlong presidential debate at dalawang vice presidential debate para sa nalalapit na eleksyon 2022. Nilagdaan ng COMELEC kaninang umaga ang kasunduan para sa Pilipinas 2022 debates, the turning point, kasama ang grupong Vote Pilipinas. Ang pribadong Impact Hub Manila ang nasa likod ng Vote Pilipinas na partner din ng COMELEC para sa mga proyekto sa voter education. Noong una, dapat sa Philippine Arena sa Bulacan ang venue, ngunit inilipat na ito sa Sofitel kung saan din ginanap ang paghahain ng Certificates of Candidacy ng mga tumatakbong national candidate noong Oktubre. Magsisimula ng alas 7 ng gabi ang mga debate ngayong buwan. March 19 ang unang presidential debate at masusundan ito sa April 3. Sa March 20 naman ang vice presidential debate. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, sinisikap nilang kunin ang written consent o pagpayag ng mga kandidato para sa debate, lahat naman daw nakapagsabing interesado silang dumalo. Dati nang tumanggi si Vice Presidential Candidate Sara Duterte sa pagdalo, pati si Buhay Partylist Representative Lito Atienza dahil naman sa kanyang knee surgery. Si dating Senador Bongbong Marcos, hindi pa raw sigurado. Meron ding tinatawag na town hall debates, tig-isa para sa kumakandidatong Pangulo at Vice-Presidente sa April 23 at 24. Sa unang mga debate, may isang moderator o host na magbabato ng mga tanong. Walang live audience sa mismo mga debate, pero doon sa tinatawag na town hall format, may dalawang moderator na magpapatakbo ng usapan sa harap ng face-to-face at virtual audience. Dayo ng mga debating gaya nito, natulungan ang mahigit 67 milyong botante na makapili ng ihahalal ng mga lider para sa susunod na 6 na taon. May parusa ang hindi pagdalo sa mga debating ito. At yan ay yung hindi na sila papayagang mag-ere ng kanilang mga plataforma at campaign video doon sa e-rally channel ng COMELEC gabi-gabi. Balik sa'yo. Yung ano, nasan daw ba yung plataforma ni BBM? Now, sa ang kulit eh, di ba, ano, dami nagtatanong, si BBM daw, walang plataforma, ganyan-ganyan na. Una, ang lino-lino na ng plataforma niya. Eh, kaya lang naman hindi alam ng mga kembot dyan. Kasi hindi nyo naman pinapanood si BBM, paano nyo malalami plataforma? Pag-assistant nyo kami? Di ba, ano? Parang, ano yun? Kami dapat, gagawa kami ng parang 10-page report? Para isulat yung plataforma ni BBM, ganyan. At ganun ba? No. Eh, gusto nyo ba eh, tipong ano? Ma'am sir, eto po plataforma ni Bongbong Marcos, MM. Wala kami pakialam. Tsaka kahit naman ibigay sa inyo plataforma, hindi nyo rin naman boboto.
sinabi na ni Leni. Wala na rin si Leni. Oo nga. Basta po ganito na lang. Ano yung plataforma ni Leni? Yung narikay BBM. Kopya-kopya na lang po. Drop out naman daw sa Oxford. Yun na lang. Para wala nang away. Ano po? Ganito po. Para mas madali pa. Mas madali pa doon. Wala po plataforma sa BBM. Sige. Wala po. Huwag na. Yung plataforma po niya, secret lang. Secret. Oo, hindi na. Huwag na po. Huwag na natin ilabas yung plataforma. Pahirapan niyo pa kami. Hindi naman... Di na makikinig. Wala pong plataforma. Secret lang po yung plataforma ni BBM. Wala pong may alam. No? Okay na. Tapos, pag tinatanong ninyo, ba't may boboto si BBM? Diba, noong isang araw may... Totoo. Noong isang araw may barkada ako din sa Bulacan. Tanong ba naman eh? Tinanong siya, bakit daw iboboto si BBM? Kasi maraming BBM na namin dito sa Bulacan. Urat na siya. Dahil ang kukulit. Alam mo, sabi niya, ulitin ko lang ha, bakit ano po, bakit mo gusto iboto si BBM? Alam mo, sagot nung barkada ko, gusto po kasi niya magnanakaw, sinungaling, anak ng diktador, ano pa ba? Ngumingiwi, ano pa ba yung binabalibag nila kay BBM? Magnanakaw, sinungaling, diktador, tax evader, ano pa ba? Drop out, ano pa ba? Ayun. Kasi ulitin ko lang ha, bakit mo gustong iboto si BBM? Ang sagot po ng barkada ko. Kasi po, magnanakaw, sinungaling, anak ng diktador, drop out. Ayun po, yun po yung dahilan. Tapos wala na debate. Sabihin, ba't yun ang gusto mo iboto? Boto ko to, pakialam mo. Wala kang paki dun. Diba? Okay. Kahit ano naman yung sabihin, hindi naman maboto. Ba't ba kayo kukumbinsahin? Wag na. Weak leader. At na yun. Duwag. Ayun. Diba? Duwag din. Oo, yun. Ganun. Lahat na yun. Gusto po namin, Presidente, duwag. Ganun. Okay na. Okay na. Wala, okay na, malinaw na. Okay, ulitin ko lang ha. Hindi ka tanong dyan, ano yung plataforma ni BBM? Wala, secret po yung plataforma ni BBM. Secret lang yun, amin-amin lang yun. Pag lumabas po yan, busyong, ganun ka. Hindi, wag na, secret po lahat nun. Hulaan nyo na lang. Mamaya po, magpaparapol ako. Wala pong price. Ang una pong mabunot yun yung plataforma ni BBM. Parapol na lang po. May tambiolo dito. Hindi ko lang po magawa ngayon live yung tambiolo kasi wala pong DTI representative. Alam niyo, binabalidate yun. At saka po wala pang proof of purchase. At saka po hindi hinulog sa Dropbox yung suking tindahan. Tapos, wala pa pong self-addressed stamp envelope. Wala. Ano pa? Huwag na! Papaliwanag pa. Huwag na. Di na. Nauso yun. Gusto ko po kasi magnanakaw. Ganun. Tapos. Frequently asked questions. Nasaan ang plataforma ni BBM? Wala pong plataforma. Secret. Wala na po. Hindi na po uso yung plataforma. Di ano na lang po natin sa gandang lalaki na lang. Di ba ano? Wala na po. Huwag nyo na punta ng i-plataforma ni BBM. Wala. Wala pong ganun. Kasi pagka tinanong kayo na ano, bakit mo boboto sa BBM? Kasi po, magnanakaw. Gusto po namin magnanakaw. O ganun na lang. Para wala na debate. Guys. Ano? Ayun, ganun. Ayun, sabi ni Berlan. Bakit mo gusto i-boto sa BBM? Kasi bobo ko eh. Wala akong pinag-aralan eh. Wala na. Para wala na debate. Diba? O gusto ko, inuuto ako. Ganun. Ba't ba magkipag-away? Di na uso, panalo na eh. Huwag na mag-debate eh. Diba si... Pagtanong kayo. Ba't gusto nyo na iboto? Kasi ano, hindi ako nag-iisip. Ganun, bobo ako. Wala ako sa pinag-aralan. Ganyan. Pero wala nang away. Kasi nakapagod guys yung away ng away. Next.
Paano pag may nag-magic sa election, eh, problema na nila yun. Muna tayong powers to. Next. Paano yung? Ano ba? Tapos ano? Ba't daw bukas sa BBM? Eh kasi po sabi ng mga pare, demonyo daw. O gano'n. Todo nyo lang. Ito po lang. Mga bakla. Ano nyo na ako pag-away pa? Alam naman kayo mapapala doon. O alimbawa, inalaman na kayo yung tama. O tapos, wala. Huwag na. Basta kayo na yung mali. Ganun. Okay na.